Genesis 18:14, is anything too hard for the Lord? Ito po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Magandang umaga po sa bawat isa sa pagpapatuloy po ng ating prayer and fasting dito sa Church on the Hill. Ngayong pong linggong ito, ang ating papanalangin ay yung mga magulang. Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too hard for the Lord? Ito po yung mga tanong na dapat nating tinatanong sa sarili natin na minsan nakakalimutan natin yung kasagutan sa mga tanong na is there anything too hard for the Lord? Minsan, sinisikap natin yung mga bagay na akala natin, kaya natin. Kaya natin dalhin, kaya natin kontrolin ang mga bagay-bagay. Pero pag dumating na tayo sa puntos na parang hindi na natin kaya, hindi natin kayang sagutin na, is there anything too hard for the Lord? Ito po yung verse sa Genesis chapter 18, verse 14. Ang kwento po nito, si Abram, kinausap ng Panginoon at age of 99 years old, and he is almost 100 years old noon na sabi ng Panginoon sa kanya, gumawa ng covenant ang Panginoon. Dahil nga, si Abram po, he is the righteous man, a friend of God, na talagang very close sila ng Panginoon. At sinabi sa kanya na, Abram, may covenant ako sa'yo. You will be the father of many nations. And at the age of 99 years old, sasabihin ng Panginoon sa'yo na magkakaanak ka ng marami. At si Sarah naman, at that time, she is 90 years old. Maaaring kung kayong nasa kalagayan ni Sarah o nasa kalagayan ni Abram, parang ang hirap tanggapin na magkakaanak pa nga ba ako? Babasahin ko po yung kwento simula sa verse 9. Dumating po noon ang ating Panginoon at hinanap niya si Sarah. Then, they said to him, "Where is Sarah, your wife?" Sabi ng Panginoon kay Abram. So he said, "Here in the tent." And he said, "I will certainly return to you according to the time of life. And behold, Sarah, your wife, shall have a son." Pagbalik ko, surely, yung asawa mo na si Sarah ay magkakaroon, magluluwal ng isang sanggol na lalaki. At the time, Sarah was listening. Hindi naman po nagmamarites si Sarah noon. Kaya lang kustumbre nung araw, ng panahunan kapanahunan nila Abram, ang mga babae ay hindi pwedeng makisalamuha sa mga gatherings sa mga kalalakihan. Kaya si Sarah, nasa tent lang siya at habang nagpre-prepare siya ng mga bagay para sa ating Panginoon, she was listening in the tent door which was behind him. Now, Abraham and Sarah were old, well advanced in age, and Sarah had passed the age of childbearing. Siyempre naman, 90 years old dun si Sarah, hindi na siya pwedeng mabuntis. At saka 99 years old na si Abram, masyado na silang matanda para magkaroon pa sila ng anak. Therefore, Sarah laughed within herself, saying, "After I have grown old, shall I have pleasure, my Lord, being old also?" Sa isip-isip ni Sarah, ang tanda-tanda ako na magkakaroon pa ba ako ng anak? And she laughed in herself. Kumbaga, tumawa siya sa sarili niya. Sa sarili lang niya, tumawa. At paano pa kami magkakaanak? Ang tanda-tanda na rin ang asawa ko. And the Lord said to Abraham,
why did Sarah laugh, saying, shall I surely bear a child since I am old? Si Sarah ay nasa tent. Malayo siya kay Abraham at sa ating Panginoon. Pero nalaman ng Panginoon na si Sarah ay tumawa. At nag-aalinlangan na, magkakaanak po ba ako? Eh, ang tanda-tanda ko na. At ito po ang sabi ng Panginoon sa verse 14. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? At the appointed time, I will return to you according to the time of life, and Sarah shall have a son. Sa katayuan po ni Sarah, napaka-imposible ng mangyari sa pananaw ni Sarah. Sa pananaw ni Abraham, napaka-imposible na rin mangyari na siya, silang dalawa ay magkaanak na. Pero ang sagot ng Panginoon, is there anything too hard for the Lord? May mahirap bang bagay para sa Panginoon? Ito po sana yung lagi nating maiisip. Na sa bawat pinagdadaanan natin, especially tayong mga magulang, na sometimes we cannot control everything in our lives. Sometimes yung mga dispute inside the family, yung mga problema natin na hindi na natin kayang solusyonan. Karamdaman, may mga bagay tayo na gusto sana natin maging maayos ang lahat. Pero dumarating tong karamdaman na to na hindi natin kaya. Na sometimes nadidepress tayo, sometimes nagdudulot sa atin ng kawalang tiwala sa Panginoon. Na yung sitwasyon natin na hindi na natin nakikilala sino nga ba ang Diyos sa buhay natin. Sa bawat panalangin daw natin, dapat habang tayo nananalangin, inaalala natin sa ating panalangin kung sino ba ang Diyos sa buhay natin. Is there anything too hard para sa ating Panginoon? Sa bawat challenges ng buhay natin. Kung posible nga ba na si Sarah ay magkaroon ng anak, nakalipas ang ilang panahon, dumating si Isaac sa buhay ni Abraham at ni Sarah. Kung hindi sila nanampalataya sa Panginoon, kung hindi sila naniwala sa Panginoon, mangyayari nga kaya ito? Pero dahil nanampalataya at nagtiwala si Abraham at saka si Sarah sa Panginoon, nangyayari ang kagustuhan ng Panginoon sa buhay niya. Nawa sa ating buhay, dumating yung kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay natin, ito po yung maganap. Kung ano yung nanais ng ating Panginoon sa buhay natin, ito yung mangyari. Ang kailangan lamang po natin, manampalataya tayo sa Panginoon. Ano man ang pinangako ng Panginoon sa atin, panampalatayanan po natin. Bakit? Kasi siya yung Diyos na He is the all-knowing God, na ano man yung nangyayari sa buhay natin ngayon, panampalatayanan mo na alam ito ng Diyos. He is the omniscient God. Hindi na siya omniscient. He is the powerful God. Omnipotent God. Na anuman yung bagay na parang imposibleng mangyari, nang mangyayari po sa atin. He is the sovereign God. Siya yung makapangyarihan na Diyos na pwedeng kumuha ng miracle sa buhay ng bawat isa sa atin.
Halimbawa, yung istorya ni Abraham at ni Sarah, naging challenge sa atin, encouragement sa atin na magpatuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon. At sagutin natin yung, is there anything too hard for the Lord? Tayo pong lahat ay manalangin at magpasalamat sa salita ng Diyos. At mananalangin tayo para sa mga magulang. Panginoon namin, Ama sa langit, maraming salamat po, Diyos. Sa mga salita mo, pwede naming balik-balikan sa gitna ng mga, sa araw-araw ng aming mga buhay, sa gitna ng mga pagsubok, sa mga tanong namin sa buhay namin, O Diyos. Alam namin yung salita mo lamang ang pwede namin balikan, O Diyos. Katulad ng pinakita mo kay Abraham at Sarah na walang imposible sa iyo, Panginoon. Kung ito po ay pananampalataya na namin sa buhay namin. Walang imposible, O Diyos. Magagawa mo ang lahat. Ikaw yung Diyos na nakakaalam, nakakakilala sa bawat isa sa amin. Ikaw yung Diyos na makapangyarihan, Panginoon, na pwedeng gumawa ng mga himala sa buhay ng bawat isa. Lord, sa mga oras na ito, idinadalangin po namin ang mga magulang, O Diyos. Bigyan mo po sila ng kalakasan sa kanilang buhay, yung Santong Espiritu mo ang patuloy na pumilo sa kanila, O Diyos. At maging sentro ka, Panginoon, una ng kanilang ang bawat mag-asawa, Panginoon. Maging sentro ka ng bawat mag-asawa at maging sentro ka ng bawat pamilya, Panginoon. Dinadalangin ko na ang bawat magulang, tulungan mo sila kung paano po namin mapapalaki at magiging mabuting tao ang aming mga anak, O Diyos. Gawin mo po kaming mahusay na modelo para sa bawat isa, sa kanila, sa bawat mga anak namin at sa bawat tao na aming mga kakilala, Panginoon. At hindi namin magagawa ang mga bagay na ito maliban na lumalim kami sa pagkakilala sa iyo, O Diyos. Tinataas ko po ang bawat magulang ngayon. Sa dami ng aming mga kabisihan sa buhay, O Diyos, ang dalangin ko. Masumpungan namin na unahin ka sa buhay namin, na sa pagkising namin sa umaga, yung kalwalhatian mo at kadakilaan mo ang makita namin, na punuin namin ang puso namin ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ang bawat magulang, patatagin mo po ang kanilang pananampalataya. Patatagin mo kami, O Diyos, at gawin mo po kaming banal. Gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. At Lord, alam mo po na ang bawat magulang, O Diyos, ay maraming inaalala, iniintindi sa kapakanan ng kanilang mga anak, O Diyos. At dalangin ko, ipagkaloob mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan, lahat ng aming pangangailangan, O Diyos. Simula sa aming mga kakainin, ang aming mga ipagpapaaral sa mga anak namin, ang aming ipapapaon sa mga anak namin, ang mga aral na dapat namin ituro sa mga anak namin. Panginoon, ipagkaloob mo po ito sa amin. Alam ko po, O Diyos, alam po namin na alam mo yung lahat ng pangangailangan namin. Kaya ngayong umagang ito, O Diyos, dinadalangin ko, ipagkaloob mo po ang lahat ng aming pangangailangan, O Diyos. At bigyan mo kami ng assurance, Lord, na ikaw ang tutugon sa bawat panalangin namin. Ikaw ang aming matatagpuan.
sa araw-araw sa buhay namin. At ang presensya mo ang mananatili sa bawat isa sa amin. Dalangin ko, O Diyos, na sa umagang ito, gumawa ka ng himala sa bawat isa sa amin. Especially, Lord, dun sa bawat umagang kasama namin na nagtidevotion, Lord God. Hindi ko po sila kilala, O Diyos. Pero ikaw, kilala mo sila. Alam mo yung mga pinagdadaanan nila, Panginoon. Alam mo yung mga pangangailangan ng bawat isa. Ikaw po yung tumugon sa bawat pangangailangan namin. Kagalingan, Panginoon, sa kanilang katawan, O Diyos, sa kanilang katawan na may karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, ang dalangin ko, igawad mo yung kagalingan mo sa kanilang katawan, O Diyos. Magkaroon ng kapayapaan ang bawat isa, O Diyos. Magkaroon ng unity among the relationship, Lord God. Maraming salamat po at tagpuin mo, O Diyos, ang pangailangan pinansyal ng bawat isa, Panginoon. Lord, alam po namin, maraming salamat sa salita mo ngayong umaga na walang imposible, walang mahirap para sa iyo, Panginoon. Gagawa ka, kikilos ka sa buhay ng bawat isa. Salamat sa pagtugon mo sa mga panalangin namin, O Diyos. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin at sinasamba. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa ating morning devotion. Nawa ang lahat po ay mag-umpisa sa araw na ito na may pagpapala. May the favor of God be with us. God bless us all.